Dalawang driver sa Davao para raw pinagbiyak na bunga. Pero hindi lang daw sila simpleng magkamukha. Wala raw preno ang mga komento ng mga katrabaho ni Naayan at Bobong. Parehong mga driver ng pinapasukan nilang ahensya ng gobyerno sa Davao. Sa tuwing nagtatagpo kasi sila sa ilang mga okasyon, marami ang bumabati sa kanila na malaki ang pagkakahawig nila sa isa't isa. Mula mata, ilong, bibig, pati hugis ng mukha para talaga silang pinagbiyak na bunga. Parang magkahawig sila ng mukha. Madalas tuloy silang napagkakamalang parang magkapatid. Pero paanong nangyari yon? Gayong magkaiba sila ng kinalakhang pamilya at sa trabaho nga rin lang sila nagkakilala. Pero ang 43 anyos na si Ayan, marami raw palang tanong sa kanyang pagkatao. Dekada 80, ang nooy sanggol pa lang na si Ayan, inuwi ng kasambahay na si Violeta sa kanilang bayan sa Monte Vista, Davao de Oro. Ang sabi naman ng nanay ko daw doon, hindi daw sa kanya yung bata na yon. Anak daw yun ng amo niya na pinaalagaan lang sa kanya. Kasambahay po kasi yung mama ni Ayan, ng kapatid ko. Sa nanay ni Violeta, iniwan ang baby. Pero nung 8 buwan na ito, binawi siya nang nagpakilalang tunay daw niyang ama. Ang amo ni Violeta na si Isayas. Yan po ba yung batang iniwan ni Violi? Apo, many years na siya hindi umuwi sa kanila, so hindi alam ng lola na anak niya yon. Hanggang nabunyag ang katotohanan na ang tunay palang ina ni Ayan, si Violeta, at ang kanyang ama na si Isayas, pamilyado na pala. Yung tatay ko po, alam ko habang lumalaki ako, nandito naman siya, nakikita niya ako, pero hindi ko siya nakasama. Kaya ang nagpalaki kay Ayan ang kanyang mga tiyahin, mga kapatid ni Isayas. Ang tagabantay ng bata is during the day, yung youngest namin si Gloria. Estudyante pa yun. Tapos ako galing sa opisina, magpalit kami. Si Gloria Perpicio po, yun po ang ginagisnan kong ina. Pero kinalauna nung nag-asawa na siya, naiwan ako doon sa lula ko. Ang tunay na pagkatao ni Ayan, isinikreto. Ipinakilala siyang anak ng kanyang lolo Efren at lola Casimira. Para nga kaming magkapatid kasi yung nasa ano ko, sa birth certificate ko, ang nakalagay doon sa parents ko is yung lola at lolo ko, hindi na yung papa ko. Noong 7 taong gulang na siya, sinubukan din daw siyang bawiin ang kanyang ina na si Violeta. Gusto niya akong dalhin tapos ayaw man ang lula ko at saka yung lolo ko. Hindi papayag kasi daw baka iiwan lang din daw ako kung saan saan. Pinapili man ako noon kung sasama ba ako o hindi. Hindi man ako sumama kasi hindi ko siya kilala noon. Yun na, ang huling beses na nakita niya ang kanyang ina. Ang tanging alaala niya rito, isang lumang litrato. Ito pong picture na to, binigay sa akin ng kapatid ko na anak ng papa ko. Binigay sa akin nung kasal ko. Sabi niya sa akin, itago mo yung picture na yan kasi yan ang picture ng mama mo. Kasi nakita lang daw din niya dito sa album nila. Noong una po, galit ako sa kanya, hindi ko matanggap na ganun. Bakit niya kami iniwan? Yun nga sana ang itatanong ko pag kung sakaling magkita kami. Sa kabila nito, tuloy ang biyahe ng buhay ni Ayan. Nagtrabaho siyang driver at nadestino sa Department of Public Works and Highways sa Davao del Norte. Hanggang nakilala niya ang driver din na naka-assign naman sa DPWH sa kalapit na probinsya ng Davao de Oro. Ito si Bobo na laging araw napapansin na kamukha ni Ayan. 3 times kami nagkita pero parang malapit na rin yung loob ko sa kanya. Parang sa tingin ko, mabait naman itong mga tao to. Based sa kanilang facial features, marami talaga silang similarities. Si Bobong lumaki sa Monte Vista, Davao de Oro. At katulad ni Ayan, hindi rin daw siya pinalad na makilala ang tunay niyang ina. Simula nung hinatid ako sa bahay, hindi na nagpakita yung nanay ko sa amin. Hindi na po ako alam kung saan pong tatay ko po eh. Ang sa birth certificate ko po, ako lang po. Tapos yung tatay ko po na Pio, 3 months old po ako hanggang 12 years old po ang lola ko nag-alaga sa akin. Pagkapatay sa akong inahan, dito na Bobong sa balay. Nakapa-school lang ako isang tuwing na. Pag high school ko na po, sinabi na nila sa akin hindi daw nila kaya akong mapag-aral. Naghanap ako ng simbahan po na makatulong sa akin sa pag-aaral.
Kinalaunan, si Bobong bumuo ng sariling pamilya. Pag-asawa ko po, drive na lang ako. Ipinapakita ko lang sa kanila, sir, na ano, pagbutihan ko lang na hindi sila matulad sa akin na walang ina, walang ama. Nung una, naiintriga rin daw siya sa sinasabi ng kanyang mga katrabaho na kamukhang kamukha niya ang kapwa niya driver na si Ayan. Hanggang nag-cruise na nga ang kanilang landas. Para kayong twins na ano, kasi magkasinglakiran daw kami. Para magkahawig sila ng mukha, para magkapatid. 3 times kami nagkita. Malapit na rin yung loob ko sa kanya. Parang sa tingin ko, mabait naman itong mga tao to. Magaan lang yung loob ko sa kanya noon. Agosto 2022, ang mga amo ni Ayan at Bobong dumalo sa isang conference. Hanggang nasa parking lot, sila'y nagkausap. Malayo pa yung uwiin ko kasi tagong pa ako uwi. Tapos sinabi ko po na ano, sa Monte Vista. Sabi ko kagad, taga dyan man yung nanay ko. Pero hindi ko na siya nakita. Sabi niya, anong apelido? Sabi ko, Pancho. Ano, Pancho? Pancho din pong mama ko. At ang pinaka-ikinagulat nila, pati pangalan ng kani-kanilang mga ina, iisa. Violeta. Violeta ding ano, mama ko. At gaya ni Ayan, si Bobong, may itinatago rin daw na litrato ng kanyang ina. Sabi ko, ano na lang, i-send mo sa akin, sa messenger ko. Ipapakita ko yun sa kapatid ko na nagbigay sa akin ng picture at saka sa auntie ko. 2 lalaki mula Davao, nag-cruise ang landas sa pinapasukang trabaho. Hindi lang sila magkamukha. Para kayong twins, magkasinglakiran daw kami. Posible rin daw na magkapatid. Malayo pa yung uwiin ko kasi tagong pa ako uwi. Saan po daw ako uwi? Sa Monte Vista. Taga dyan man yung nanay ko, pero hindi ko na siya nakita. Ang pinaniniwala ang inang nang iwan sa kanila, pareho rin daw ang pangalan. Sabi niya, anong apelido? Pancho. Ano, Pancho? Pancho din pong mama ko. Violeta. Violeta ding mama ko. Pero magtugma kaya ang mukha ng babae sa larawan na hawak ni Ayan na kanya raw ina at sa litrato na hawak naman ni Bobong na kanya rin daw ina. Ang makapagbibigay linaw daw sa lahat, si Carlito, kapatid ni Violeta. Si Violeta. Anawa daw tayo, eh. Violeta. Okay. Akong manghod. Siguradong sigurado dito ko. Kumpirmado. Confirm yata. Mama ko raw yun. Si Violeta daw yung nasa picture. Masaya po, sir, na mayroon akong nag-iisang kapatid. Hindi lang pala ako mag-isa. Dalawa pala kami iniwan. Pinagtagpo kami. Di ko man siya hinanap, parang dumating lang sa akin bigla. Natatandaan din daw ni Carlito ang kwento tungkol sa isang batang inuwi ng kanyang kapatid. Kaya nakita, magos paghato ni Violeta sa balay, sa gamay pa si Ayan. Wapamantoy, di man tawag ako, ang kapamantoy ng bunyagi gani. Sila namin nagpabunyag sa tagom. Pagkahuman, wala namin kabalita sa iya. Nung medyo malinaw na ang lahat, sina Ayan at Bobong muling nagkita. Matapos nilang malaman na sila ngay magkapatid, ipinakilala rin nila sa isa't isa ang kani-kanilang mga pamilya. Pinapakilala niya ako sa mga tsuhin na tsahin niya. Pinakilala niya ako doon sa asawa at ang mga anak niya. Pero ang tanong pa rin ngayon, nasaan na ang kanilang inang si Violeta? Ang magkapatid, may nasagap ding impormasyon tungkol sa kanya. May balita daw sila na nandyan sa Bukidnon, sa Manolo Fortich. Kaya agad sinadya ng aming team ang bayan ng Manolo Fortich sa Bukidnon. May kilala kayong ano, Violeta Pancho? Kung may kilala po ba kayo dito pamilya na may apelido Pancho? Ay, kami lang po nag-iisang Pancho dito sa lugar po. Middle name lang po namin yun. Magtanong lang ako, baka may kilala po kayong Violeta Pancho? Wala po kaming kilalang Violeta Pancho po. Hanggang may ilan silang napagtanungan na nakakakilala kay Violeta. Pero tumanggi silang magpaunlak ng interview. Pero ayon sa kanila, si Violeta matagal na raw patay. Na-contact din namin ang isang naging anak ni Violeta sa Leyte. Bagamat tumanggi siyang magpa-interview, kinumpirma niyang matagal na ngang namatay ang kanilang ina. Nalulungkot lang po, talaga. Kasi gusto talaga namin makita eh, para makausap. Pero kung yun man lang nangyari, hindi na rin namin siya matanong. Masakit na mawala yung ama o ina. Pero wala naman akong magawa kasi
Ngayon lang to eh. Magkanakaedad kami ng 40 years tapos nalaman pa lang namin na wala na po siya. Hindi man na masasagot ang ilang mga katanungan ni na Ayan at Bobong tungkol sa tunay nilang pagkatao. Masaya naman daw sila na habang maaga pa, natagpuan nila ang isa't isa at na lamang meron silang pamilya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.